Hello guys! For today's video, pag-uusapan po natin ang tamang pagpili po ng bulugan at kung magkano po ang ating kikitain. Mga kapigi, ang una po nating titingnan sa pagpili po ng bulugan ay ang lahi po nito. At kung ano po yung purpose ninyo sa pag-aalaga ng bulugan. Halimbawa po, kung ang gusto nyo po ay magparami kayo ng inahin, ang kukunin nyo pong lahi ng bulugan ay Landrace at Large White. Pang maternal line po yan. Pero kung halimbawa naman po ay good quality po ng meat, yung mga pantinda po, hindi po siya masyadong tabain, Durox naman po ito at saka Pitrain. Mga kapigi, kagaya po sa akin, ang gusto ko po ay magparami ako ng inahin, puro magpo-produce po ako ng mga biik. Ang sa akin po, ang lahi po nung napili kong bulugan ay Landrace po, at saka isa pong Large White. Ang advantage po kasi na meron tayong sariling bulugan, mapiprevent po natin yung pagpasok po ng mga sakit. Kagaya po ngayon, usong-uso yung ASF po. Kapag may sarili po kayong bulugan, ay hindi na po na kailangan na may maglabas-pasok na tao dun sa inyo, kaya ay magdala ng bulugan. For example po, mga kapigi, meron po kayong 20 na inahin. So, kailangan nyo po dun ay dalawang bulugan. Para naman po hindi ma-overuse yung ating mga bulugan. Kasi po minsan kapag yung halimbawa ay laging nagagamit, hindi na po magandang quality o kakaunti na po ang maibibigay na similya o kaya na mapuproduce na bi, kakaunti na po mga kapigi. Mga kapigi, meron po tayong tinatawag na yung junior boar at senior boar. Ano ba ito? Yung junior boar po, ang edad po nun ay 6 months to 1 year old. Yun po yung tinatawag na junior boar at ang gamit po nun ay once a week lang po. Sa isang linggo, isang beses lang po ninyong gagamitin o gagamitin sa pagkasta yung inyong bulugan. Kapag naman po yung tinatawag nila na na senior boar, yun naman po ay 1 year old pataas po, yun po yung tinatawag na senior boar. Yun naman po, ang paggamit naman po doon ay 3 beses sa isang linggo. Yun po. Halimbawa po mga kapigi, may schedule po ang inyong bulugan kinabukasan ng pagbubulog po. Iko-condition nyo na po yung inyong bulugan. Halimbawa po dito sa amin pinapainom nila ng energy drink. Halimbawa po ay Red Bull o kung ano pa po man. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Pero yun lang po yung mga usually na pinapractice dito sa amin. Sa kukondisyon po ng bulugan, huwag po natin kalilimutan yung every 3 months po ay pupurgahin po yung inyong bulugan. Tapos ay turok po ng vitamins at kung ano pa po yung mga antibiotics na kailangan nila para po quality po ang ating bulugan. Kung sakali naman po na ang plano ninyo po ay yung bulugan for rent, ay malaking bagay din po yun. Kasi dito sa amin, ang pagbubulog po ng baboy, 1,500 po ang bayad. At halimbawa naman po na hindi na buntis, babalikan po uli yun ng may-ari ng bulugan at wala na pong bayad yun. Meron din naman po mga kapigi sa ibang lugar, pag nagpabulog po, ang binabayad po nila ay isang biik. Yan, sa ngayon po ay medyo nakakalungkot ang presyo dito ng bake sa amin kasi sa pagkakaalam ko, sa mga nakikita ko sa mga posting sa Facebook, yung mga kaibigan na natin na nagbibinta ng mga bake nila, minsan ang benta is 3,000. Bumaba po, dati 3,500 eh. Minsan pa nga po, mayroong nagbebenta 2,500. Kaya sobrang baba po, kaya medyo nakakalungkot po ngayon. Sa mahal po ng pagkain ng baboy, ay talaga pong malulugi tayo kapag po hindi natin sinamahan ng diskarte ang pag-aalaga natin ng baboy. Kaya yan mga kapigi, share ko lang po sa inyo yung pagkain po ng aking patiner at nung aking mga bulugan at gagawing inahin. Ang pagkain po nila ay merong cornmeal, merong darak,
merong D1 at meron din pong peds, yung commercial peds po na ginagamit namin. Yun lang po pinagmimix namin. Kasi kung purong peds po ang gagamitin natin sa mga ano natin, sa mga bulugan natin at sa ano, sa mga gagawing inahin, medyo malulugi po tayo mga kapigi. Tapos ay ang baba po ng presyo. Sa ngayon po, ang live weight dito sa amin ay 155 hanggang 160. Ganun po ang presyo ngayon ng live weight dito sa amin. Mga kapigi, ang isa pa rin po sa ating titingnan sa pagpili po ng bulugan ay yung physical appearance po nito. Kung ang dede po ba nito ay kompleto, 7 pairs po. Kasi yan po minsan namamana po yan ng mga biik. At saka yung titingnan din po natin ang tayo ng ating bulugan. Yan ba'y matibay ang mga paa, lalo na yung sahulihan po, titingnan ninyo po. Tapos yung kanyang itlog, kung yung bang itlog niya ay well-developed. Maano nyo po yan na well-developed kapag halimbawa po ay naka-heart shape po siya na pabaliktad. Yun po ang magandang quality ng bulugan. At dapat rin po ay hindi tabain, hindi sobrang taba ng bulugan. Dapat po ay firm po yung kanyang laman. Makita nyo po yun, maganda ang quality. Hindi siya masyadong taba, yung balakang niya maganda po. Yun po, titingnan nyo rin po yun mga kapigi. Ito pong ibibigay kong sample ng pagkain ng aking mga bulugan ay base po sa presyo ng bawat lugar. So yung cornmeal po mga kapigi dito sa amin ay nagkakahalaga po siya ng 1,200 ang isang sako. Tapos ang darak naman po dito sa amin ay 550. Tapos ang D1 po ay 1,100. Tapos yung gamit po naming commercial peds ay 1,880. So ang total niya po mga kapigi ay 4,732. Yan po mga kapigi ay pagkain na po ng baboy namin. Bali, apat na sako po yan. Pagkain na po ng baboy namin yan sa loob po ng 3 months. Kasi po yung ating mga bulugan, ang pagkain niyan ay 2.5 kilo po sa kada kain niya po sa umaga, sa tanghali, sa hapon. So yan po yung napapagkasya namin, yung apat na sako po na yan. Mga kapigi, yan pong apat na sako na yan, pinaghahalo-halo na po namin yan. Kung halimbawa po meron kayo nung manta o may malapad na lugar dun sa inyo, mga bilaran, pwede nyo po dun nyo ipaghalo-halo po yan. Para po may store nyo ng maayos po. Halimbawa po, ibabalik nyo po uli sa sako siya. At dapat po ay hindi mababasa po ang ating patok, ang ating peds. At mga kapigi, kung meron po sa inyo kagaya ng mga nasabi ko sa inyo, yung mga pwedeng merienda ng ating mga alagang baboy, kung meron po kayo dyan na Madrid agwa, o kaya ay kangkong, o kaya ay asola, o talbos ng kamote, o kaya ay balat po ng saging, maganda rin po sa bulugan yan para hindi po tayo masyadong magastusan sa feeds po kasi napakamahal po. So mga kapigi, kung parerentahan nyo po ang inyong bulugan, halimbawa na lamang po, meron po kayong dalawang bulugan, kung halimbawa po yan ay senior born na, kung makatatlong beses siya sa isang buwan, 4,500 po yan. Kung idalawa po, bali, 9,000 po yung kita. So ililes lang po natin yung ating expenses na 4,732. I-divide po natin siya sa 3 kasi 3 months po natin itong pagkain ng baboy. So ang pag-divide po siya sa 3, bali 1,732 po ang total na gastos natin sa ating mga bulugan. At maglalagay po tayo ng miscellaneous na 1,500 para po sa gasolina, kung saan idadala po ang baboy, at saka sa mga vitamins po at sa mga antibiotic na gagamitin po natin sa ating mga bulugan mga kapigi. So ang total po na gastos na kikitain natin ay 5,768. So ito po ang total po. So mga kapigi, hindi na po yan, hindi na po masama yan, yung ganyang kalaki pong pera sa isang buwan. Maganda na rin pong extra income. Yun nga lang po talaga, mamumuhunan po muna tayo sa simula. Ganun naman po talaga sa negosyo. Paunti-unti po tayong paunti-unti tayong mamumuhunan at kikita rin naman po tayo. Kasi ito po ang pinakamagandang investment mga kapigi.
Hindi ko na po sinama, mga kapigi, yung sa puhunan, yung pagkakabili natin sa bore natin. Kasi kapag yan po ay halimbawa ay 2 years na rin po nagamit natin, pwede na po nating ibenta yan. So mababalik rin naman po sa atin yung puhunan kahit medyo mabababa pa po ng konti. Bawing-bawi na rin po tayo doon kasi matagal rin naman po nating magagamit ang bore. Disclaimer lamang po, mga kapigi, ito pong sinishare ko po sa inyo ay based po ito sa mga kaibigan po nating veterinaryo. Gusto ko lang rin pong i-share sa inyo para makakuha rin po kayo ng info sa video po na ito. Sa patuloy pong mga sumusuporta sa aming YouTube channel, maraming salamat po sa Diyos. At saka sa patuloy pong nanonood, walang sawang sumusuporta, maraming salamat po sa Diyos. To God be all the glory. Bye-bye po. Salamat sa Diyos.